Welcome back, mga YouTube. Part 2 tayo ng topic natin nung nakaraan na kapag may naglolokong parts sa computer. Okay. Nung nakaraan, pinaliwanag ko yung tungkol sa no display, memory, video card, parehas ng sintomas na pinapakita yan. Kung hindi broken display, no display talaga, standby signal. Ngayon, lilinawin ko lang sa inyo, ang motherboard, tsaka itong processor, yan o, yung natatakpan kanina nitong heatsink fan, ito yung pinaka CPU, yung central processing unit. Yan. Yung processor, tsaka motherboard, nag-ano din yan. Merong yung, ano, kapag naglolo ko yan, o kaya kapag may problema yan, kapag may diferensya o may sira ang motherboard, no display din. Ang processor, pagka may problema ang processor, naglolo ko, no display din yan. Ang power supply, no display din. Halos lahat ng parts ng computer posibleng pagmula ng no display. Kaya, kung iisipin nyo mabuti, halos lahat pala ng parts ng computer pwedeng maging dahilan ng pag-no display. Oo. Halos lahat. Pwera lang ang mga storage device. Ang mga storage device na halimbawa, SSD, HDD, o basta kahit anong storage device, sila lang ang computer parts na hindi kasali sa no display. Kasi kahit walang storage device na nakakabit sa computer, may display dapat ang mangyayari. Ang mangyayari, pag pinower on mo ang computer, dapat may display yon. Ang lalabas, no bootable device pound o no operating system pound o kaya BIOS UEFI. Papasok dun sa basic input-output system. Tandaan nyo yun, ha? Kapag no display, posibleng memory, video card, motherboard, processor, power supply. Pero kadalasan, ano eh, magpo-focus ka muna sa memory, katulad nga nung pinaliwanag ko nung nakaraan, memory kasi ang pinakamadaling tanggalin. Pag may video card na nakakabit, alisin mo muna yung video card para mas makapag-isolate ka ng mabuti. Ngayon, kung meron kang memory siguradong buo at no display pa rin, tsaka ka pa lang mag-isolate ng ibang parts. Halimbawa, good yung memory mo eh. Siguradong good na good dahil tinest mo pa sa ibang motherboard, good. Yung ayaw mag-display dito, tinest mo sa ibang motherboard, good. Kaya nga importante sa pag-isolate, sa pag-diagnose, ang mga spare parts. Kaya yung mga gustong pag-aral ng pagre-repair ng computer, unti-unti mag-ano kayo, mag-ipong kayo ng gamit, hindi lang pang-upgrade, reserva na rin, pang-test. Okay. Sa susunod na topic, palalalimin natin ang ano, ang iba pang epekto ng parts ng computer kapag may problema, kapag naglolo ko. Sa ngayon, puro no display muna ang gusto kong paliwanag sa inyo para malaman nyo kung ano-ano yung mga pinagmumula nung no display. Katulad nung part 1, ito part 2. Siguro, nagtataka kayo, halos lahat pala ng parts, no display. Posible yun. Ang motherboard, kapag nagloloko motherboard, kapag may diferensya, o kaya kapag siraan na ang motherboard, no display yan. Ganun din ang processor. Pero may mga tip para hindi na kayo magbaklas ng
processor, at saka nung kaya sa processor lang. Kasi ang maibibigay ko lang na tip sa inyo, ang processor hindi basta-basta nasisira. Matitibay ang mga processor. Kaya, mas i-isolate nyo ang memory at saka motherboard, video card, pero processor, huwag kayong basta mag, ano, huwag kayong basta mag problema. Matitibay ang processor, tested na tested ko yan. Huwag lang syempre yung ano ha, yung may baling pa ha. May mga, pag AMD ganito eh, hindi pinless eh. Pag Intel, pinless. Huwag lang may baling pa ha, o kaya, may history ng pagbagsak, nahulog. Siyempre, may mga ano yan eh. May mga pyesa pa sa loob yan. Na siyempre, pag nabagsak, hindi natin alam kung ano nangyari. Kung may natanggal ba. Pero ang processor, isa sa pinakamatibay na parts ng computer ang processor. May mga protection din yan. Katulad na pag nag-overheat na siya, i-automatic ano niya ang computer, i-automatic shutdown niya para maiwasan ang pagkasira. Yun ang ano ng processor. Pero pagkasira ang processor, no display din yan. Okay, sa ngayon, hanggang dito muna tayo sa topic na no display. At least, naipaliwanag ko sa inyo kung ano-anong mga computer parts ang pinagmumula ng no display. Halos lahat, sa totoo lang. Ang hindi lang kasama sa no display, tandaan nyo, storage device lang ha, hard disk. Kaya pag sa tuwing lumalabas ang BIOS UEFI, no bootable device found, no operating system found, ang popokusan nyo, storage device. Doon kayo sa storage device mag-isolate. Hindi sa ibang parts, walang kinalaman ng ano. Basta lumidisplay ang computer, ang system unit, walang ibang may problema doon kapag mga ganun ang tinutukoy. Storage device lang ang responsable doon. Pagka no display, eliminate mo ang storage device. Mas maganda nga kung ano eh. Pag no display, tanggalin mo ang ano eh. Tanggalin mo yung SATA power, tsaka yung SATA cable. Habang pinadi-display mo yung computer, mas maganda kung nakatanggal ang storage device. Kasi, power on ka na power on, no display, tapos gumagana yung storage device sa tuwing pinapower on mo, posible kasing masira ang Windows program. Isa sa mga dahilan ng pagkasira ng Windows program yon. Nag-test ka ng computer, nag-isolate ka, kasi no display, pero hindi mo naman tinanggal ang supply sa storage device, sa hard disk o SSD. Sa tuwing nag-on-off ka ng computer, posibleng makurap ang ano nun, ang program sa na naka-install, na naka-save. Mas maganda tawagin naka-install eh. Sa storage device. Okay. Kung nagustuhan nyo yung topic natin ngayon, sana huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, share sa mga friends at mag-comment kung ano mga gusto nyong i-comment sa naging topic natin sa ngayon. Gandito na lang. Sobrang init. Tagak-tagak-tagak ang aking mga pawis. Okay. Sa susunod, mga parts pa rin tayo. Pero hindi na tungkol sa no display. Mas palalalimin na natin yung ano, yung ibang mga ano pa niya, ibang mga pinapakitang sintomas para mas maintindihan nyo bakit yun ang piyesang dapat i-isolate. Okay, ganito lang. Ako yung magpapaalam na. This is Janie, signing out.